Guys, magandang araw sa inyo. Nandito tayo. May gagawin tayong 2005 Mitsubishi Adventure 4D56. Ang problema nito, water pump leak. Abali, magpapalit tayo ng water pump nandoon. Yan, tatanggalin namin dyan. Ayun si pare ko. Ay, dumating na. Ay pare. Ah, shout out. Ay dito tatanggalin ulit itong radiator. Dadalhin mo muna yung dimension dito, yung pan. O sige pare. Oo. Dali mo lang dito pare. Mamaya muna guys, makikita nyo. Pull out muna natin radiator tsaka pan. Ayan muna guys. Yung part natin bali what GMB brand. Ang ano niya, ang brand niya. Ayan muna guys. Tanggalin ko muna yung radiator. Guys, bali nakalag na natin. Kalagay yung pan belt sa aircon. Itong tensioner, luwangin yan. Tapos dito sa power steering belt, tapos plus sa alternator. Dalawa yung belt dito sa alternator eh. Ngayon, kakalagay natin itong pulley. Kalagay itong pulley para makalagay itong timing cover. Plus itong ano, pati itong sa idler adjustment, tatanggalin ito. Baka tanggalin pa rin natin yung power steering pump. Tatanggalin itong power steering pump para matanggal natin itong alternator. Yan muna guys. Saka pati itong kuryente niya rito. Ililis lang natin. Yan muna guys. Kalag na yung timing cover sa ilalim. Kalag na yung bracket dito sa may hidler pulley na dito sa may aircon. Yung pulley, wala na rin yung crank pulley na tanggal na. Yan. Tatanggalin ko na yung timing cover. Tapos baka tanggalin pa natin itong power steering pump. Ito rin yung idler pulley niya sa aircon. Yung bracket niya. Yung crank pulley. Ayan. Ayan siya guys. Ayan guys, nakalag na yung cover. Nakalag na siya. Ayan. Ngayon, hindi na natin seset ng timing ito kasi hindi naman tayo magkakalag ng ano, ng timing belt. Kung magpapalit tayo ng timing belt tsaka mga seal niya, obligadong set natin ng top dead center lahat ng markings niya, magmula dito sa camshaft, injection pump, crankshaft, tapos sa itong dalawang balancer niya, engine balancer niya, ito balancer ito, so ito balancer eh. Kaso sumasabaw na, nagpapapalit na yung mga langis niya, kaso wala naman binili, water pump lang pinapapalit eh. Di go lang tayo ngayon. Tatanggalin ko itong power steering pump. Ilis ito. Ito yung water pump na papalitan natin guys. Ayan. Ayan yung bolt. Andyan yung bolt. Andyan o. Bolt. Ayan bolt. Tatanggalin yan. Pati sa ilalim. Ayan. So, ayan na muna guys. Tanggalin ko itong steering pump natin, tapos matatanggalan natin to. Tapos itong ano niya, ililiis na lang natin ito. Basta check lang natin to, ikpitan natin to para hindi luluwang yung tensioner belt niya sa timing belt niya. Mga na guys. Ayan, natanggal na yung steering pump, hiwalay mo yung steering pump. Bali, tatlo lang bolt yan eh. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa dito sa harapan, dalawa, tsaka isa sa likod. Ayun, tanggalin itong bracket. Ito guys. Itong bracket, bali tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pati dito. Pati yan. Tanggalin yung bracket na yan. Pagkatanggal ng bracket, may lalabas na natin yung water pump. Plus ito. Ito sa hose, tanggalin itong hose. Pati yung sa thermostat housing. Mamaya, lalabas na yun guys. Natanggal yung water pump. Ayan o. Bali, lilinisin natin yung bago natin lalagay yung water pump. Tapos tanggalin na itong o-ring niya. Papalitan natin itong o-ring nito. May kasama na ito. May kasama na siyang gasket saka o-ring. Ayan siya guys. Ang pag-set ng timing nito, ito yung timing niya. Bali, sinet ko na rin eh. Para yung pagkita ko lang. Ito yung marking ng camshaft. Ayan. Camshaft, naka-point siya dito. Ayan. Tapos yung injection pump. Injection pump, ito. Ayan. Pointed siya rito. Ayan, injection pump, tapos crankshaft, ito, dito pointed siya rito, ayan,
Mali yung timing belt ang inano ko sa inyong timing mark. Pero yung dito sa balancer, hindi ko na tinuro, guys. Hindi naman tayo magkakalag dyan eh. Eh yung sa balancer na yan, balancer yan. Dito, sa may balancer. Ah, ito yung balancer na isa. Ayan muna guys. Ito yung water pump na ano ba class. Ito. Ito yung luma. Mula nung nasakyan itong sasakyan nito, bali 5 years sa kanya, ngayon lang siya nagpalit ng water pump. Bali dito lumabas yung tubig, guys. Ayan. Diyan lumabas. Ayan yung sign ng ano, tubig. Ayan, oh. Yung sa coolant, lahat. Ayan. Ayan. Kala na yan, jack na yan, kalakal na yan. Ay, ito yung bago. Ito ipapalit natin, GMB. Replacement parts, ano lang yan, China lang yan, sigurado. Ayan. Ayan guys, bubuhin na natin yan. Lilinisin ko lang yung nando sa engine block. Tapos ilalagay ko na yan. Tapos kukompletuhin na natin. Ayan naman na guys. Ayan, nailagay na yung water pump. Nailagay na natin yung water pump. Kompleto na lahat. Ayan guys. Nailagay na yung kompleto na yung water pump. Ngayon, ilalagay na natin yung timing cover sa ilalim. Timing cover sa ilalim. Plus yung pump. Steering pump. Lalagay na natin yung steering pump dito. Tapos yung una, lagay muna natin to sa thermostat. Thermostat housing lower. Lalagay na natin yan. Tapos pagkalagay na, lagay na natin steering pump. Lagay na yung steering pump dito. Tapos timing cover. Bracket. Aircon bracket do sa idler arm. Sa AC idler arm. Tapos crank pulley. Then timing cover upper. And then radiator and shroud. Yan lang guys, mamaya kompleto nito, under nito. Nailagay na yung ano, yung steering pump. Nailagay na yung steering pump pati yung hose dito sa ilalim do sa thermostat housing na nilagay na. Ngayon, ilalagay na natin yung timing cover, lower timing cover. Then yung bracket doon sa aircon bracket, idler arm, bearing, tapos cover, upper cover, and then radiator, then shroud, and fan. And guys, tandaan ako, kompleto na. Okay guys, yun na muna. Ayan, nailagay na yung cover, upper and lower cover, yung bracket sa aircon, yung aircon pulley idler, crank pulley, nailagay na yung bolt sa bolt crankshaft pulley, higpit na. Ayan, kompleto na guys. Bali, lalagay ko na lang yung mga pump belt ng aircon, tapos sa radiator, shroud, then pan. Ayan na, ano na lang, 10% na lang. Tapos na tayo, almost nasa 90% na yung accomplish natin sa work. Matatapos na yan guys. May under na yan. Lahat ng belt niya, aircon belt, power steering belt, alternator belt. Bali, ilalagay na natin yung pan, shroud, tsaka radiator, and then hose. Then lagyan ng tubig, then start na natin. Huwag pala kalimutan guys ha. Total ha, nakakalag na rin yung ano. Hanginan na rin ito. Ito huwag nakakalimutan hanginan itong condenser pan niya. Pati yung oil cooler para patanggal yung dumi at saka likabok para maganda yung pasok ng hangin. Hanginan nito guys ha. Huwag nyo kalimutan. Ayan guys, kompleto na. Nailagay na yung radiator, shroud, fan, belt. Nalagay na lahat. Bali, maglalagay na lang tayo kulat nito. Paandarin na lang nito. Kompleto na. Sisintensyahin na natin, tubig na lang yung lalagyan ko na lang ng kulang, tapos paandarin na lang nito, paandarin na 10 minutes for buffing, 10 to 15 minutes for bleed para yung air pocket lumabas, tapos i-road test ito. Takbo ko ng mga 10 kilometers naka aircon lahat, tingnan natin kung may maglilig pa siya. So yan muna guys. Kaya na natin ang coolant plus distilled purified water 50-50.
Ayun, pa-start na natin, guys. Para uminit na, para makita na. Start mo na. Okay. Guys. Guys, sumanda na. Andarin na natin to ng 10 to 15 minutes. Kailangan makuha natin yung ano niya eh. Normal operating ano niya, heat. Ganun muna guys. Bali, ro-road test ko pa ito. Painitin ko muna 10 minutes tapos takbo ko mga 10 kilometers. Mag-ikot-ikot lang dito sa bayan. Tapos tignan natin kung may leak pa. Ganun muna guys. Mamaya uli. Update ko na lang kayo. Tingnan tayo sa road test. Ngayon sisilipin natin sa ilalim yung sasakyan pati dun sa hood niya kung may tumutulo. May tumakbo na siguro ito, mga nasa 40 minutes na siguro niya. Meron na guys. Ayan. Silipin natin sa lalim, walang tumutulo. Ay, silipin natin yung sa makina. Ayan guys. Ayan, umaandar siya. Dry siya, wala nang tumutulo. Ayun yung bagong water pump. Success na naman tayo guys. Ito, kasama ko yung customer. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, yung ibabay niya sa akin, doble raw. Puta, bawi tayo nito guys. Nakabili tayo ng ano nito. Lichon liempo, tsaka ano, lichon manok. So, sa mga nanonood dyan, subscribe na kayo, like and share. This is Weng DIY Shop. See you na lang sa next video. Kaya subscribe na kayo guys. Ayan. Bye bye.